ninyo hahamakin ang aking pagkatao. Mamaliitin ang aking kakayahan. Susukatin ang aking kahinaan. Bakit niyo hinahadlangan ang aking pangarap? Wala namang karapatang lumigaya ang katulad kong walang sapat na karunungan. Nawala na bang saysay ko sa mundo dahil wala ako may pagmamalaking tulong at talino? Kasalanan ko ba kung isilang akong salat sa kaalaman? Sabihin niyo sa akin, kasalanan ba ang maging mangmang? Mr. Romantico. Kumusta po kayong lahat? Mga giliw naming tagapakinig, inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga liham kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagasubaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayang nagtatampo ng mga pusong sugatan, mga pusong sawi, at mga pusong punong-puno ng pagmamahal. Lahat pong yan sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulang. Mr. Romantico. Oh, bakit hindi pa kayo kumakain? Huwag ka na magtanong. Siyempre, hinihintay pa ni Mama ang paborito niyang anak. Hayang ka na naman. Hanggang kailan ka ba maiinggit kay Serafica? Kung ituring mo siya, parang hindi mo kapatid. Sigurado ba kayong kapatid nga namin ang tangang yun? Grabe ka talaga, Sophia. Bakit ba gano'n na lang ang panlalait mo sa kanya, ha? Hindi ako nanlalait, Ma. Sinasabi ko lang ang totoo. Kayo lang naman ang bulag sa katotohanan dahil hindi niyo makita ang katangahan at kabubuhan ni Serafica. Siya nga naman, Ma. Kaya bagay na bagay sa kanyang pangalan, Serafica. Eh, dahil para siyang sira ulo eh. Isa ka pa, Jordan. Bakit ba ganyan kayo? Pinalaki ko kayo na maayos. Hindi ako nagkulang sa pangaral. Pero naging magaspang pa rin ang mga ugali niyo. Umpisa pa lang ng mga bata pa kayo. Lagi niyong inaapi at pinagtutulungan ng inyong bunsong kapatid. At lagi niyo rin siya kinakampihan at pinagtatanggol. Kami laging mali. Siya ang laging tama. Dahil yun na pinapakita niyo. Kaya hanggang ngayon, sagad hanggang buto ang pangaalipusta niyo sa kanya. Sus, magaling lang siya umarte dahil alam niyang nasa kanyang inyong simpatsya eh. Eh kasi nga, paboritong anak. Ha, kailangan po bang i-memorize yan? Oh, speaking, ayan na ate. Namarating na ang bida. Mano po, Mama? Ah, awang ka ng Diyos. Oh, kumusta lakad mo? Nakita mo ba resulta ng entrance exam mo? Ay, naku, Ma. Huwag na kayo magtanong. As usual, eh di bagsak na naman. Huwag kang sumabat, dahil hindi ikaw ang tinatanong ko. Tama po si ate. Hindi po ako nakapasa. Wala ka kasing kadala-dala eh. Biruin mo, nag-take ka ng entrance exam sa limang university. Pero ano, bagsak ka sa lahat. At pang-ani mo na yan. Kaya huwag mo nang pilitin, pwede ba? Tanggapin mo na lang ang katotohanan, ubod talaga ng purol yung utak mo! Kung mapurol, pwede pang ihasa. Pero ang tanong, may ihahasa pa ba? Eh wala naman yata talagang utak yung si Serafica. O bakit? Matalas ba mga utak niyo? Hindi! Hindi utak ang matalas sa inyo, kundi ang mga dila niyo. Dahil masyado kayong masakit magsalita. Okay lang po, Mama. Tanggap ko na po noon pa. Bobo ako. Huwag. Huwag mong sabihin yan, anak. Hindi ka bobo. Slow learner ka lang. Pareho lang yon, Ma. Pinaganda lang ninyo yung term, eh. Saksaka naman talaga ng bobo si Serafica. Mantakin nyo! 9 years old na siya ng mag-grade 1. Tapos ano, inabot pa siya ng 7 taon sa elementary. 5 taon naman sa high school. Kung di pa naawa sa yung mga teacher mo, hindi ka makakagraduate? Oo nga. 4 na taon ang sinahing mo, Serafica. Kung tutusin, college graduate ka na nga dapat eh. Kung sa bagay, paano ka nga ba makakapagtapos? Eh, entrance exam pa lang, hindi mo na may pasa. Alam mo kung magsalita ka, akala mo kung sino ko magaling.
ilang beses ka nagpalit ang kurso? Oh, wala ka naman natapos. Palibasa, puro balakbol yung inatupag mo. Ay, ibahin niyo ako, ma. Dahil ako, nakagraduate ako ng college at accounting pang tinapos kong course. Oh, pero hindi ka naman nakapasa sa board exam. Dapat, CPA ka na, di ba? Eh, hindi. Dalawang beses kang bumagsak. Kaya kung tutuusin, bobo ka rin. Huwag kang susuko, anak. Marami pa namang ibang eskwelahan. O edis, sumubo ka uli. Ayoko na po, Mama. Tama po si Ate Sophia. Huwag na po nating pilitin kung hindi talaga po pwede. Sabi ko naman sa'yo, marami po ang private school. At kaya ko yung gawa ng paraan. Kakausapin ko yung may-ari. Ano pong gagawin niyo? Susuhulan niyo? Mama, huwag na po. Ayoko na po talaga. Ay, ano ngayon na binabalak mo? Tutulungan ko na lang po kayo sa business nyo. Kahit na tagabantay lang ako dun sa auto supply nyo. Ganon? Opo. Sige. O, ikaw ang gagawin kong cashier. Napapansin ko kasi binagkakaisahan ako ng dalawang mong kapatid. O ano, Berting? Natapos mo bang i-repair yung sirang kotse? Opo, Sir Jordan. Pati na rin po yung owner type jeepney. Hinihintay ko lang po yung may-ari. Ah, wala ka na bang ibang gagawin? Wala na po. Sige, ako na ang bahala rito sa talyer. Doon ka na muna uli sa auto supply. Tulungan mo ulit magtinda si Sophia. Mukhang nag-awol na ang alalay niya eh. Tatawagin na lang kita pag may bago tayong customer. Sige po, Sir Jordan. Ma'am Sophia, bakit hindi niyo inililista rito sa notebook yung mga items na nabenta? Mamaya nilang para sabay-sabay. Ganun din ho yung sinabi niyo sa akin kahapon eh. Pero hindi pa rin po nakalista lahat dito yung mga napagbentahan. Teka nga muna. Sino ka ba? Hoy, mekaniko ka lang dito, Berting. Kaya huwag kang mastang manager, ha? Pasensya na po, ma'am. Tatanong lang ho ako. Kahit na. Wala kang karapatang usisain ako. Gusto mo bang masisante? Grabe naman kayo, ma'am. Si Santi agad. Ang kulit mo kasi. Masyado kang epal. Kaya umayos ka, ha? Kung ayaw mong mawala ng trabaho. Ito na ba ang total ng kinita ng talyer at auto supply? Sigurado ka bang walang mali dito sa iyong financial report? Bakit, ma? May problema ba? Kasi habang tumatagal, paliit ang paliit ang kinikita natin. Parang may nangyayaring anomalya. Mukhang may tinutumbok ang pananalitaan ninyo, ah. Abisado ko na ang financial flow ng ating negosyo. Pero talagang may mali. Eh ano bang mali ang sinasabi ninyo? 6 months na namin minamanage ni Jordan ang talyer at auto supply. Pero hindi naman tayo nalulugi, di ba? Oo nga, pero bakit ganon? Pabawas ng pabawas yung kinikita natin. Parang merong mali sa ginagawa niyong pagmamanage. Kompleto naman ang report ko sa inyo, ah. Pati na rin yung inventory. Detalyado lahat. Walang kulang. Namomonitor din ninyo ang labas at pasok ng pera natin sa bangko. Eh, di naman nabawasan. Nadadagdagan pa nga eh. Sige. Hindi na ako mag-uusisa. Pero may gusto akong gawin. Umpisa sa Lunes, si Serafica na magiging kahera natin. Oh. Lahat ang perang papasok sa talyer at auto supply, dadaan sa kanya. Ano? Ano naman? Don't tell me na hawa na kayo sa kanyang katangahan. Siguradong magkakaleche-leche yung business natin kung isasama niyo siya sa pamamahala. Walang kinalaman sa pagmamanage ng negosyo natin ang gagawin niya. Tagahawak lamang siya ng pera. Pero ma! Basta! Huwag ka nang kumontra. Dahil ako pa rin ang siya masusunod. Ha? Sigurado ka ba? Hindi pa pwede ang ganun. Kilala mo naman si Mama, hindi ba? Kapag sinabi niya, final na yon, hindi natin pwedeng baliin. Pero bakit ko?
Paano yan? Kung si Serafica ang magiging kayaran natin, mapupurnada na ang ating dilihensya. Wala tayong dapat ikabahala. Hmm? Tatanga-tanga naman yun eh. Kayang-kaya ko na yung diskartingan. Siya ang hawak ng pera. Anong diskarteng gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hmm. Sasamantalahin kong kabobohan niya. Mama? Hmm. Sigurado po ba kayo na kaya kong gampanan yung ibibigay niyo sa akin na tungkulin? Oo naman. Basta ang importante, marunong kang bumasa at sumulat. Tapos susumahin mo yung mga nakalistang items na nabili sa auto supply, pati na rin yung binayad ng customer natin sa talyer. Meron namang calculator kaya hindi ka mahihirapan. Tapos bibilangin mo yung pera kung magtatali doon sa computation mo. Para pong nakakalito. Mahirap po yata. Simple lang yun, anak. Hindi bale. Sasamahan mo na kita para maituro ko sa'yo ang dapat mong gawin. Paano po si Ate Sophia? Malamang pakikialaman niya ako. Basta kung ano yung sinabi ko, yun lang ang gagawin mo. Huwag kang magpapauto sa kanya. Mukhang wala ka sa kondisyon. Kanina pa samba ako ng mukha mo eh. Si Rafika kasi, umi-epal na naman. Wala ka lang ibang bukang bibig kundi si Rafika. Bakit ba apektado ka sa mga bagay na ginagawa niya? Nabubuisit kasi ako sa kanya eh. Siya ang sumira sa diskarte ko. Bakit nga? Ano ba ginawa niya? Eh siya kasi kinuha ni Mama na maging cashier sa auto supply at sa talyer. Mawawalan ako ng kontrol sa paghawak ng pera. Alam ko na kung bakit ka naiimbyerna. Mawawalan ka ng kickback. Ganun na nga. Kaya nakaka-bad trip. Napakalayot na bagay, pinuproblema mo. Simple lang ang remedyo yan. Masalbates mo siya. Wilson? O bakit? Natatakot ka? Kung bahala, sambala lang ang solusyon sa problema mo. Ba't natahimik ka? Matindi ang proposal mo. Oo, aminin ko. Mandurugas ako. Pero hindi ako kriminal. Eh di ba gustong-gusto mong mawala si Serafica sa landas mo? Oo nga. Pero hindi naman sa ganung paraan. Teka ka muna. Seryoso ka ba sa sinabi mo? Kaya mo ba talagang ipasalvage si Serafica? Siyempre hindi. Sinusubok lang kita kung kakagat ka. Gusto kong sukatin kung gaano katindi ang galit mo sa kapatid mo. Ay nako, Wilson. Hindi mo kayang sukatin yun. Gara ba kalalim? Kasi lalim ba ng bangin o daga? Mas malalim pa dun. At kung hindi nga lang malaking kasalanan, edi matagal ko na siya pinatumba. Kasasabi mo lang, di ba? Hindi ka kriminal. Oo nga. Pero sa tuwing nakikita ko siya, at may isip kong atraso niya, naku! Kumukulo ang dugo ko at parang gusto ko na siyang patayin. Ano ba ang kasalanan niya? O paano? Kinaril niya ang pagiging dakilan tanga. Yon ang ginawa niyang kasangkapan para makuha ang atensyon at simpatya ni Mama. O ano, Miss Treasurer? Masaya ka na ba? Ano bang problema mo, Ate Sophia? Gusto ko lang naman makatulong kay Mama. At ano naman maitutulong ng isang inutil at bobong katulad mo? Oo, bobo ako. Pero hindi inutil. Katutunayan ko sa'yo, meron din akong silbi. Huwag ka nang umepal sa negosyo ni Mama. Dahil hindi mo yun kaya. Dito ka na lang. Dahil pambahay lang naman ang level ng utak mo eh. Hanggang kailan mo mamaliitin ang kakayahan ko, ate? Ha? At anong gusto mo? Ipagmalaki ko ang isang kapatid na ubod ng purol ang utak? I'm sorry, Sir Rafika. Dahil hindi ako kasing tanga mo. Oh no!
pa sa sinabi ko? Kung sa bagay, truth hurts. It really hurts. Ay, mali. Bakit nga ba ako nag-i-English? Eh, hindi mo nga pala yun maiintindihan. Bakit ganun, ate? Kahit minsan, hindi ko naramdaman. Magkapatid tayo. Ay, ganun din ako. Hindi ko rin feel na magkapatid tayo. Siguro, upon ka lang. At saksakan din ng tanga at bobo ang mga magulang na pinagmanahan mo. Sakit mo naman talaga magsalita. Pwede ba tingin mo na yung kadramahan mo? Lalo mo lang pinapakita at pinapatunayan na isip bata ka. Ano naman ba ang ginawa mo? Oh, ayan na, sa Rafika. Dumating na yung kakampi mo. Oh, sige, magsumbong ka na. Eh, ano bang isusumbong niya? Eh, di katulad pa rin ng dati. Malamang nilait-lait mo na naman ang kapatid mo. At katulad pa rin ng dati, ipagtatanggol niyo naman at kakampihan ng paborito niyong anak. Well, what's new? Sawang-sawa na ako at sukang-suka sa paulit-ulit nating eksena. Kung gusto mong mabago ang eksena, ha? Ikaw ang siyang bumago. Huwag mong uumpisahan. Tantanan mo na si Serafica para matahimik tayong lahat. Pasensya na po, Mama. Dahil sa akin, nagtalo na naman kayo ni Ate Sophia. Wala kang kasalanan. Masyado lang talaga mapapanlaad siyang kapatid mo. Ewan ko po ba? Pakiramdam ko, kasalanan mo rin yung pagiging bubo. Huwag! Huwag mo sabihin yan. Pati ba naman ikaw? Lalaitin mo rin ang sarili mo? Yan naman po talaga totoo eh. O sige. Sabihin na lamang natin hindi kasintalas ng isip ng ate mo ang isip mo. Pero hindi yun ang nangangahulugang nawala ng halaga mo bilang isang tao. Dapat kaya mag-iisang hamon sa'yo ang panghahamak nila. Patunayan mo sa kanilang mali ang kanilang iniisip. Dahil may kakayahan ka pa rin magtagumpay sa kabila ng iyong kalagayan. Magtiwala ka lang sa Diyos, anak. At magtiwala ka rin sa sarili mo. At huwag ka mag-alala. Dahil lagi ako naririto para alalayan ka. At damayan sa lahat ng oras. Nahihirapan ako, Kuya Felix. Ang hirap manimbang sa akin, mga anak. Kasalanan mo yan, Gloria. Hindi naging patas ang pagtrato mo sa iyong mga anak. Pinapaboran mo ng sobra-sobra si Serafica. Masyado kang malapit sa kanya, tapos lagi kang galit sa dalawa niyang kapatid. Ilang beses na kitang pinagsabihan, pero ayaw mo makinig sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Gumaya ako kay na Sophia at Jordan sa pang-aalipos na kay Serafica? Wala akong sinabing ganyan. Oo, hindi tamang ginagawang pagtrato ng dalawa mong anak kay Serafica. At dapat lang na pagsabihan mo sila. Pero huwag mo namang ilalayo ang loob mo sa kanila. Dahil mga anak mo rin sila. Aba, hindi ko nakasalanan yun. Sila mismo naglayo ng loob ko sa kanila. Dahil nga sa kanilang hindi maganda ugali. At bakit sila nagkaganon? Hindi mo ba naisip na nagkamali ka sa pagpapalaki sa kanila? Hindi tamang ginawa mong pagdidisiplina. Naging malupit ka sa kanila. Dahil naging malupit din sila kay Serafica. Eh, yun na nga eh. Dahil sa hindi mo magandang pagtrato sa kanila, para mo na rin binigyan ng hustisya ang pagmamaltrato nila kay Serafica. Mag-i-inventaryo ako bukas sa auto supply. Oh, eh last week lang po ako nag-inventory ah. Gusto ko lang i-update ang mga materialis natin dahil mag-uumpisa magtrabaho si Serafica bilang kahera. Kasi dito ba talaga kayo? Alam ba ninyo kung anong ginagawa niyo? Ay, tuturuan ko siya. Simple lang naman ang gagawin niya. Kaya madali na niya matututuhan kung anong dapat niyang gawin. Oo, simple nga yun. Pero para kay Serafica, hindi yan ganun kadali, ma. Sasakit ako ang ulo ninyo sa pagtuturo sa kanya. Problema po na yun. Kaya pwede ba? Huwag ka na makialam.
2 weeks na lang, birthday ko na. Alam ko. Akala mo ba nakalimutan ko? Gusto lang kitang i-remind sa pangako mong birthday gift. Forget about it, Aubrey. Malabo na yun. Oh, at bakit? Anong problema? Hindi na ako makakadiskarte. Si Zerafica na ang cashier sa auto supply at sa talyer. Wala na akong control sa pagpasok at paglabas ng pera. Ano? Excited pa naman ako. Mapupurnada lang pala pa ako ng cellphone. Ganito na lang. Bibigyan kita ng trabaho para makabili ka ng bagong cellphone. Anong trabaho? Nag-awol kasi ang alalay ni Ate Sofia. Kaya kung gusto mo, ikaw na lang ipapalit namin sa kanya. Ano? Gagawin mo akong tindera? How cheap, ha? Sus, tambay ka rin naman sa bahay niyo, diba? Kaya doon ka na lang tumambay sa auto supply. Sigurado ka, Aubrey? Gusto mo maging tagabantay dito sa auto supply? Eh, kinukulit ako ng kapatid mo eh. Hindi na babalik ang alalay mo, kaya si Aubrey na lang ipalit mo. Pwede naman. Pero bukas na mag-uumpis ang maging cashier si Serafica. At kasama rin si Mama na magbabantay. Ano? Bakit kasama pa si Mama? Siyempre! Gusto niya alalayin si Serafica. Alam mo naman tatanga-tanga yun eh. Sus! Special child talaga ang bobong yun. Lagi may special treatment. Ganun talaga. Kaya wala tayong magagawa. Eh. Aubrey. Okay lang ba sa'yo na mag-umpisa bukas? Oo naman, okay lang. Pero parang naiilang ako sa mama niyo. Pansamantala lang naman yun. At isa pa, katabi lang nitong auto supply ang talyer. Kaya kung naiinip ka, dito ka muna para may kasama rin ako. Pwede rin. From time to time, narito rin naman ako sa auto supply. Masyado na tayong marami dito, kaya doon ka muna sa talyer. Mm. Okay. Sige, bahala na. Oh, ayan. Katatapos lang natin mag-inventory, kaya kahit papano. Pamilya na kaya sa mga materyales. Opo, tita. Medyo kabisado ko na po. Ewan ko lang po si Serafica. Medyo nalilito pa po ako, pero magagamay ko rin po yan. Ito ang price list ng mga materyales. Memoryahin nyo rin ito. Nakalista rito ang original price at saka selling price. Alam ko na po yan. Na-orient na po ako ni na Jordan at Sofia. Mabuti kung ganun. Ikaw naman si Rafika. Ilista mo lahat dito sa notebook ang mga mabibentang materyales. Pati na rin yung price. Meron namang calculator, kaya hindi ka mahirap mag-compute. Hindi bale. Ako muna ang gagawa nun. Gayahin mo na lamang ako, ha? Opo, Mama. Susundin ko po lahat ng sasabihin nyo. Kumusta na kayo rito? Bakit ngayon ka lang? Nauna ka pang umalis ang bahay kanina. Halos buong araw na kami rito, pero ngayon ka lang dumating. Marami kasi akong pinuntahan mo eh. Bakit po ba? May problema? Oo, may problema nga. Ang laki kasi ng diferensya ng inventaryo namin ngayon. Kumpara sa inventaryo mo, hindi sila nagtali. Ang daming nawawalang piyesa. Ma naman, mahigit isang linggo na po nakalipas, kaya marami ng piyesa ang nabili. Isinama ko na yun dito sa inventaryo namin, pero malaki pa rin ang pagkakaiba. Marami talaga nawawalang piyesa. Kagagawan po siguro yun ang alalay ko. Nag-awal siya eh, kaya nga po si Aubrey na ipinalit ko. Sinasabi mo bang ninakawan tayo ng alalay mo? Malamang nga po. Bakit hinayaan mong mangyari yun? Dalawa lang ang posibleng dahilan. Siguro, tatanga-tanga ka, kaya nasa lisehan ka. O kaya naman, magkakutsama kayo sa pangungupit sa akin. Grabe talaga kayo sa akin, Ma? Ganyan ba talaga kasama ang pagkakakilala ninyo sa akin? Okay. Forget it. Umpisa ngayon, ayusin nyo na ang inyong mga trabaho. At kung hindi, tatanggalin ko kayong dalawa ni Jordan. Ma'am Sophia, may bago ka palang mga kasama. Magaganda sila, ha? Talaga lang, ha? Oo. Mukhang artistahin. Huwag ka na mambola. Alam ko maganda ako. Siya nga pala. My name is Richard. Pero buitok mo lang tawag sa akin ng mga kaibigan ko. Kung sa bagay, mukha ka naman talagang tukmol. Aubrey, ano ka ba?
Customer natin yan. Pasensya na, joke lang po, Sir Tukmol. Okay lang. Obre pa lang pangalan mo, ha? Magandang pangalan. Kasing ganda mo. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo na akong bulahin at baka masuntok ka ng jowa ko. Andyan lang po siya sa talyer. Ganun ba? Wrong number pala ako, ha? Ah, di bali, yung isa niyo pang kasama. Yung nakaupo sa may mesa. Baka single pa. At mas maganda siya, ha? Naku, patay ka riyan, Sir Tukmol. Sige, kausapin mo. Hello, Miss Beautiful. Good morning. Good morning po, sir. Ano nga palang pangalan mo? Serafica po. Serafica? Ano bang pangalan yan? Hindi bagay sa ganda mo, ha? Pero bagay naman sa utak niya. Bobo kasi yan, eh. Hindi naman siguro. Mukha naman siyang matalino, ha? Sige, testingin natin. Serafica, halika ang sandali. Bakit, ate? I have something to ask you. Ha? Do you know your job description as a cashier? Luko ba naman, ate? Ba't ka nag-i-English? Well, I just want to grant the request of our customer. He wants you to speak in English. Ano ibig sabihin ito? Nag-CR lang ako saglit. Paglabas ko, pa-English-English ka na. Anak ng toko naman, oh. Dumating na naman ang tagapagtanggol. Oh, bakit natahimik ka? By the way, Sir Tukmol, she's my mother and Serafica is my sister. Really? Oh, very good. Sir, excuse me. Are you a foreigner? Hindi po ba kayo marunong mag-Tagalog? Marunong po, ma'am. Oh, ganun naman pala eh. Eh, bakit pa English-English ka pa, Sophia? I'm just talking to him in English. What's wrong with that? No, Sophia. You're not talking to him. You're talking to Serafica. And I know your intention. You are trying to humiliate your sister in front of our customers. Of course not! Don't fool me! I'm not as stupid as you. Okay, fine. I am a stupid daughter. And you know why? Because you are a stupid mother. Ate! How dare you! Mama, tama na po! Stop it, please! Why? Nag-English ka na rin, ha? Sige, push mo yan. I really like it, my dear sister. English pa mo. Shut up, Sophia! Higilan mo na yung kahibangan mo! Sige, Serafica. Bumalik ka na sa pwesto mo. Sir, pasensya na po kung nagtalo kami sa harap mo. May bibili na ba kayo? Yes, ma'am. Pabili po ako ng car perfume, yung pong dati kong binibili, isang strawberry at isang apple flavor. Oh, kumusta ang benta? Okay naman ba si Aubrey? Okay naman. Kahit papaano may hatak siya sa customer. Pero parang mas malakas ang hatak ni Serafica. Ang dami nagkaka-interes sa kanya. Ayos naman pala eh. At least meron kang lucky charm. Anong lucky charm? Si Serafica nga ang nagdadala ng kamalasan sa ating dalawa. Eh si Mama, kumusta naman siya? Ay naku, nagtalo kami kanina. And as usual, pinagtanggol na naman si Serafica. Nagkasagutan kami at English ang sagutan namin. Oh? Bakit? Ano nangyari? Eh paano? Gusto ko kasi ipahiya si Serafica sa harap ng isa nating customer. Inausap ko siya ng English, pero sumabat si Mama. Kaya yun, nagbangayan na naman kami. Ganun talaga. Kinanting mo ang special child ni Mama, kaya sigurado mag-aaway nga kayo. Ay, nako, change topic na nga tayo. Ano, kumusta naman itong talyer? Ito, as usual, matumal pa rin. Ikaw naman kasi. Okay lang na gulangan mo ang mga customer natin, pero hinay-hinay lang. Masyado ka kasing garapal eh. Kaya ayun, unti-unti nauubos ang mga suki natin. Pasensya na po, Mama. Dahil sa akin, nagtalo na naman kayo ni ate. Kalimutan mo na yon. Ang pagtuunan mo ng pansinan, yung trabaho mo. Ano?
na-compute mo na ba yung buong benta natin ngayong maghapon? Opo. Ginaya ko lang po yung ginawa ninyo kahapon. Binilang mo ba yung pera? Opo. Sakto po. Walang labis, walang kulang. Oh, very good. Magaling. Napakasimple lang naman po ng gagawin. Susumahin lang yung benta natin sa buong maghapon, tapos bibilangin ko lang kung tama nga. Sabi ko naman sa'yo, kayang-kaya mo yun. Basta maingat ka lang sa paglilista. Alam mo, ha, kadalasan doon nagkakaroon ng error. Kaya hindi nagtatali yung computation mo kumpara sa actual na halaga ng napagbentahan. O, hala, sige, bukas ulit, ha? Hindi na kita tuturuan. Bahala ka na. Mag-observe lang ako. Sige po, Mama. Sisikapin ko pong magawang mag-isa yung mga dapat kong gawin. Nagtalo pala sina Ate at Mama sa harap ng isa ninyong customer, no? Oo. Sumablay ang kapatid mo sa papapahiya kay Jerafika. Kaya pinagalitan siya ni Tita Gloria. Ganun naman si Mama. Lagi niyang kinakampihan at ipinagtatanggol si Jerafika. Wala na kayong magagawa. Kaya sa ibang paraan na lang kayo bumawi kay Jerafika. Siya nga pala. Kumusta ang pagiging sales lady mo? Ang sabi ni Sophia ay malakas raw ang benta. Oo. Malaki ang sales ng auto supply kada araw. In fairness, may hatak ang kapatid mong bunso. May mga bagong suki dahil kay Jerafika. Sabi ni Sophia, halos madoble raw ang benta kumpara sa average daily sales. Sayang. Okay na sana eh. Pero ang hirap na ngayon magdelihensya. Kumusta na si Jerafika? Nagagawa ba niya ng maayos ang trabaho niya? Ako, napakasimple lang naman ang ginagawa niya. Tagahawak at tagabantay ng pera. Tapos, bibilangin lang kung may kulang. Kahit nga grade 1, magagawa yun? Kung ganun eh, kaya mo ba siyang diskarte yan? Actually, pinag-aaralan ko pang mabuti ang sistema. Hindi naman kasi yung gano'ng kadali. Tapos, lagi pa nakabantay si Tita Gloria. Eh, hanggang kailan ba niya sasamahan si Jerafika? Hindi ko alam eh. Pero matagal na siguro ang 2 linggo. 2 linggo? Tagal din pala. Bakit? May nahabol ka ba? Hello, magbi-birthday na ako. Ah, don't worry. Magse-celebrate pa rin tayo. Yung nga lang, kalimutan mo muna yung ina-expect mong birthday gift. Wala pong budget eh. Next time ka nalang bumawi. Eh, ganun na nga yung gagawin ko. Kay Jerafika ako babawi. Sasamantalahin ko ang kanyang katangahan. Huwag mong sabihin. Gawin mo! Oberting, kumusta na? Marami pa rin ba customer tong talier? Di na po katulad ng dati. Ha? Ang dami pong nabawas ng suki natin. Sa iba na po sila nagpapa-repair ng sasakyan. Bakit? Ano bang problema? Kasi oh, si Sir Jordan, nagtaas ng sigil sa labor. Tapos yung mga pyesa, pinapatungo niya ng presyo. Ang ibig mo bang sabihin? Sumasideline siya? Parang gano'n na nga po. Kailan pa niya ginagawa yun? Magtatatlong buwan na po. Ay, bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Ngayon lang kayo nagtanong eh. Asan ba si Jordan? Kumakain po. Kasama yung girlfriend niya. Hindi bale. Hihintayin ko na lamang siya. Ma'am Gloria. Hmm. Please lang po. Ano? Huwag niyo siyang sisitayin ha. Magagalit sa akin yun kapag naalaman niyang nagsumbong ako sa inyo. Ayan na po. Dumarating na sila. Anong oras na? Ang tagal niyo mag-break time. Wala pang alas dos, ma. Yun nga eh. Hanggang alauna lang ang break time, di ba? Ay, sige po, tita. Pupunta na po ako sa auto supply. Grabe naman kayo, ha? Masyado kayong higpit. Hindi naman ako wasali sa trabador, ha? Oh, pero si Aubrey ang kasama mo. Sinuswelduhan ko siya. Eh, di sige. Kahit nasan na lang ninyo ang sahod niya. Huwag mo mamasamain na pagsita ko. Business is business. Siya nga pala, bakit parang matumal yata ang customer natin ngayon, ha? Natawal lang ko siguro nga matumal ngayon. Oh, syempre, may dahilan kung bakit. At yun ang aalamin ko. Ha?
Anong gagawin nyo? Mag-oobserva ako sa mga susunod na araw. Para ma-monitor ko yung mga nagpupunta rito mga customer natin. Bakit, ma? Nagdududa ba kayo sa akin? Humarap ka nga sa salamin? At talungin mo yan sarili mo? Kung dapat nga ba kitang pagdudahan? Ayos. Nasa talira pa rin si Tita Gloria, kaya susubukan kong tumiskarte. Kaso, mukhang mahihirapan ako. Bantay sarado si Serafica sa kaha. Nag-break time ka na ba, Serafica? May baong kaming pagkain ni Mama, kaya dito na kami kumain. Kasi hindi naman pwedeng iwan na walang bantay dito. Ikaw, bakit ngayon ka lang dumating? Wala pang alas 12 nung mag-break time ka. Sinisita mo ba ako? Ikaw ba ang boss ko? Nagtatanong lang ako, bakit? Masama ba yun? Hindi ko kasi gusto ang tono ng pagtatanong mo. Pasensya na. Wala naman ako masamang intensyon. Iba ang dating ng pag-uusisa mo. Parang meron kang gustong palabasing hindi maganda laban sa akin. Sorry na. Simula ngayon, di na kita uusisain. Hoy, Berting. Anong sinabi mo kay Mama? Magsumbong ka siguro, no? Hindi po. Magkausap kayo kanina. Anong pinag-uusapan niyo? Kinukumusta lang po niya lagay nitong talyer. Anong sabi mo sa kanya? Sinabi ko, matumal na ang customer. Yan lang po. Oh. Pero bakit ganun ang tono ng kanyang pananalita? Parang nagdududa siya sa akin. Sir, parang namang hindi niyo kilala si Ma'am Gloria. Mahigpit lang talaga siya. Yun na nga eh. Kaya huwag kang magkikwento ng kung ano-ano sa kanya. Dahil pag inilaglag mo ako, siguradong sisante ka! Huwag kang magkakamali, Berting. Dahil alam mo na ang mangyayari kapag kinalaban mo ako. Bakit ko naman po gagawin yun, Sir Jordan? Nakikita niyo naman, pinagbubuti ko ang trabaho ko. Oo, alam ko. Masipag ka at walang reklamo. At yun ang gusto ko sa'yo. Pero ang ayaw ko ay ang pagiging marites mo. Sumisipsip ka na rin siguro kay Mama, no? Hindi po, Sir. Wala po akong sinasabi kay Ma'am Gloria. Kung ganon, tatanungin kita. Kanino ka ba dapat maging loyal? Sa akin o kay Mama? Pareho lang po. Dahil pareho ko kayong amo. Berting. Hindi pwede ang pareho. Dapat na mas higit ang loyalty mo sa akin. Ako ang kumuha sa'yo bilang mekaniko. At anumang oras ay pwede kitang tanggalin. Sir. Yan ang lagi mong tatandaan. Masyado ako naging kampante kina Sofia at Jordan. Hindi ko na subaybayan ang ginawa nilang pagmamanage sa talier at auto supply. Kaya, nagawa nila akong dayain. Sinasabi mo bang inanakawan ka nila? Ganun na nga, Kuya Felix. May ginagawa silang anomalya. Sigurado ka ba? Meron ka bang ebidensya? Oo. Marami ako natuklasan. At masakit isipin na gawa nila akong lokohin. Pera lang yan, Gloria. Mas importante pa rin ang personal na relasyon mo sa kanila. Iyang pera madaling bawiin kapag nawala. Pero mahirap ibalik sa dati ang nasirang relasyon. Kahit noon pa man, hindi na maganda relasyon namin. Kaya nga, huwag mong hayaang tuluyang masira ang relasyon mo sa kanila nang dahil lang sa pera. Kung ganon, hahayaan ko na lamang mang bumagsak ang negosyo ko dahil sa kanilang katarantaduhan? Hindi naman sa ganon. Oo, dapat lang na ituwid mo ang mga nakikita mong mali. Pero, balansin mo rin ang sitwasyon. Ano ibig mo sabihin, Kuya Felix? Dampanan mo lang ng maayos ang tungkulin mo bilang magulang. Abaan mo ang iyong pasensya at lawakan mo ang iyong pangunawa sa iyong mga anak. Pero yun
ginagawa ko? Ang hirap. Ganun pa rin sila. Kaya hindi ko na alam kung anong klaseng pang-unawa at pasensya ang ibibigay ko sa kanila. Jordan! Po, Tito. Oh. Tito Felix. Kumusta na itong talyer? Ayos lang po, Tito. Mabuti naman at nag-away po kayo rito. Eh, hindi lang itong talyer ang gusto kong kumustahin. Ha? Siyempre, pati na rin ikaw. Okay na po ako. So far, so good. Si Gloria, kumusta na? Good pa rin bang pakikitungo nyo sa isa't isa? Bakit, Tito? Kailan po ba naging maganda ang trato sa amin ni Mama? Pero, kailan din ba naging maganda ang trato mo sa kanya? Masisisi po ba ninyo ako? Sino po ba ang dapat na mag-initiate ng magandang treatment? Ang magulang o ang mga anak? Kung sa bagay, hindi kita masisisi. Pero naging good provider naman si Gloria sa inyo, hindi ba? Hindi niya ipinagdamot ang inyong mga pangailangan. Tama po kayo. Pero hindi po kayang punan ng material na bagay ang nasasaktan na damdamin. Kapag nangyayaring bagay na yon, lumalabas ang pagka-rebelde mo. Dinadaya mo't kinugulangan ng sarili mong ina. Pasensya ka na, Jordan. Kung ganito akong magsalita, gusto ko lang maging prangka. Dahil gusto ko rin makatulong para maging maayos ang pakikitungo nyo sa isa't isa. Tito Felix, ayoko rin naman po ng ganito eh. Pero kung gusto ni Mama na magkaayos kami, edi siya ang una magbago. Kumusta na ang trabaho mo, Zerapika? Nagagampanan mo ba ng maayos? Siyempre, Kuya. Talagang pinagbubuti ko ang trabaho ko. Talaga? Hindi ka sumasablay? Bakit? Yun bang inaabangan mo? Ang magkamali ako? Para lilibakin at pagtatawanan nyo na naman ako? Kahit naman magkamali ka ng paulit-ulit, good shot ka pa rin kay Mama. Halibasa, VIP ka. Tapos, nagpapalapad ka ng papel upang sa ganon ay lalo kang paboran ni Mama. Bakit ganon kayo ni Ate sa akin? Dapat ba ninyong kaingitan ang isang bobo na katulad ko? At sino nagsabing naiingit kami sa'yo? Ano bang meron ka na wala kami? Ikaw na mismo nagsabing bobo ka, kaya walang rason para maingit kami sa'yo. Anak, huwag mo nang intindihin ang mga sinasabi sa'yo ng mga kapatid mo. Hindi ka pa rin ba nasasanay? Sanay na nga po ako sa kanila. Pero, hindi ko po maiwasan na hindi ako maapektuhan. Lumabang ka, Serapika. Pero hindi sa paraang katulad ng ginagawa nila. Patunayan mong mali ang iniisip nila. Kaya nga po, pinagbubuti ko yung trabaho ko. Pero hindi na po magbabago ang tingin nila sa akin kahit paanong gawin ko. Oh, at least, ginagawa mo na maayos ang dapat mong gawin. At huwag mong hahayaang makakita sila ng butas upang lalo kanilang libakin. Pero hindi po ako perpekto, Mama. At hindi rin po ako matalino. Kaya siguradong magkakamali pa rin ako. At yun, yung palagi nilang inaabangan. Ganun talaga. Hindi mo maiiwasan yun. Pero sa tuwing madadapa ka, bangon lang uli. Patuloy mong tahakin ang buong tapang landas patungo sa tagumpay at balang araw. Maaabot mo rin ang iyong mga pangarap. Ang tagal naman ni Aubrey. Tapos wala rin si Ate. Si Mama naman nasa talyer. Mag-isa lang ako dito. Hindi ko pa naman kabisado yung mga pyesa. Magandang umaga, Serapika. Magandang umaga po, Tito Felix. Oh. Salamat po dumating kayo. Eh, bakit? Nasaan ba mga kasama mo? Wala pa po sila. Ha? Tapos si Mama po nandun sa talyer. Ganun ba? Opo. Oh, sige. Sasamahan muna kita rito. Salamat po, Tito. Eh,
Pumasok po kayo dito sa loob. Oh, sige. Eh, kumusta ka na? Okay ka lang ba dito? Ayos lang po, Tito. Pero, hindi ko pa rin po kabisado yung mga pyesa. Kahera ka rito at hindi tindera. Kaya hindi mo na trabaho yun. Ganun pa man, dapat na maging pamilyar ka sa mga ibinibenta niyong produkto. Kaya nga po eh. Tapos po, mahina pa yung memory ko. Okay lang nun. Makakabisa mo rin balang araw ang mga bagay na dapat mong malaman. Siya nga pala, kumusta naman ang pagtrato sa iyo ng mga kapatid mo? Hindi naman po siguro lingid sa kaalaman nyo yung ginagawa nilang panlilibak sa akin. Ay, hayaan mo na lang sila. Basta tuwag ka lang magpapa-apekto. At patuloy kang magtsaga at magsikap. At balang araw ha, aanihin mo rin ang bunga ng iyong pagpapagal. Isang linggo nang nakalipas, at ilang araw na lang, ay birthday mo na. Oo nga eh. Pwede kaya akong mag-cash advance? Kausapin mo si Mama. Nahihiya ako. Ikaw na lang. Sus, ano bang dapat mo ikahiya? Eh, magiging bienan mo naman siya balang araw. Eh, yun na nga ang iniiwasan ko. Ayokong isipin yung sinasamantala ko ang relasyon natin. Oo siya. Sige. Ako na lang magsasabi kay Mama. Eh. Huwag muna. Hmm? May naisip na akong paraan para magkaroon ng datong. Talaga? Ano yung... Ako ang may-ari ng talyer na ito. Kaya sa akin ka dapat patakot? Alam ko po yun, pero ayoko rin po magkasira kami ni Sir Jordan. Don't worry. Hindi kita ilalaglag. Basta ayusin mo yung pagmamatsyag mo. At kapag may nakita kang anomalya, ipaalam mo agad sa akin, ha? Nag-iingat na po siya ngayon. Dahil nga, nakatuto kayo sa mga nangyayari dito. Hindi talaga ako pwedeng magpabaya. At kailangan ko yung kooperasyon. Maasama kita. Sige po, Ma'am Gloria. Wala pong problema. Nasa inyo po ang aking loyalty. Ayun! Nasa talira si Tita Gloria. Kaya... maghihintay ako ng magandang timing para makasali si Kid Zerafica. Mukhang pupunta siya ng CR. Pagkakataon ko na to. Bubuksan ko tong drawer. Dito nakalagay yung pere. Ayos! Ang dami ng pera rito! Anong ginagawa mo? Bakit mo binuksan ang drawer? At bakit ganyan ka kung matingin sa akin? Iniisip mo bang kukupitan kita? Wala akong sinasabing ganyan. Nagtatanong lang ako bakit mo binuksan yung drawer. Alam mo namang dyan nakalagay yung pinagbentahan natin dito. Eh, may bumili. At may inilagay akong pera, kaya binuksan ko ang drawer. Wala ka eh. Eh, bakit hindi mo na lang ako hinintay? Ano bang binili? At magkano? Nailista mo ba? Ay, naku, Zerafica. Ang dami mong tanong. Akala ko ba hindi ka nag-uusisa? Ang labo mong kausap. Okay, okay. Sige na. Ayoko makipagtalo sa'yo. Anong nangyayari dito? Ito kasing kapatid mo. Daig pa ang manager kung umasta. Bakit nga? Ano bang nangyari? Tama na, ate. Ayoko na makipagtalo. Kalimutan mo na lang yun. Kita mo na, Sofia. Umiiwas siyang pag-usapan. Palibhasa. Guilty! Saan ako guilty? Bakit anong kasalanan ko? Para nagtanong lang ako kung bakit mo binuksan yung drawer. Masama ba yun? Ipinagbibintangan mo kung minanakawang kita. Nagtatanong lang ako. Hindi kita pinagbibintangan. Tama na yan, tama na yan. Sige, Aubrey. Iwan mo muna kami. Doon ka muna sa talyer. Si Jordan na lang muna ang tulungan mo doon. Kami na ni Seraphic ang bahala rito. Ay, nako. Mabuti pa nga. Doon muna ako sa talyer. Nakaka-bad trip kasi yung isang kapatid mo. Seraphic, pagugutom ako. Ibili mo nga ako ng merienda sa convenience store. Bakit ako? Sana
si Aubrey na lang inutusan mo. Ang dami mo naman reklamo. Ako ang manager dito, kaya sumunod ka na lang, ha? Oh, etong 500 pesos. Anong bibilhin ko? Hotdog sandwich, tsaka iced tea. Oh, tatlohin mo na, para sa ating tatlo ni na mama. Anong ginagawa mo rito? Dito raw po muna ako, sabi ni Sofia. Tulungan ko raw po si Jordan sa pagbabantay. Ganun ba? Ala, sige, dito ka muna. Babalik ako sa auto supply. Ay, nasaan na po si Jordan? May pupuntahan daw siya, kaalis lang. Hintayin mo na lamang. Ala, diyan ka muna. Anak ng toko. Magmumukha lang pala akong tanga rito. Ayun si Berting. Pagtsatsagan ko na lang kausapin. Ano yung ginagawa mo? Ha? Binabaklas ko lang po itong karburador. Eh, ano bang diferensya niyan? Kulang lang ho ito sa linis. Merong bara. Kaya tumitirik itong sasakyan. Hindi kasi tuloy-tuloy ang pagtali ng gasolina. Magkano naman ang sinisingil mong labor sa ganyang trabaho? Si Sir Jordan na lang po ang tanongin niyo, ma'am. Siya po kasi ang nakipag-usap sa may-ari nito. Sa tingin ko, may itsura at may dating kapag napaliguan. Grabe namang makatingin ang papahit. Mukhang kinikilatis pa yata ako mula ulo hanggang paa. May itatanong ako sa'yo. Ano po yun, Ma'am Aubrey? May girlfriend ka na ba? Bakit yun po na itanong? Wala. Bakit? Masama bang magtanong? Huh? Sige, ituloy mo na lang yung trabaho mo. Mama, kulang po ng 2,000. 2,000? Opo. Kalaki naman. Baka nagkamali ka lang ng bilang. O yung computation mo sa benta natin ng mali. 2 beses ko na nga pong kinumpute. Yun po talaga ang total. Tsaka 2 beses ko na rin pong binilang itong pera. Talaga pong kulang ng 2,000. Sigurado ka bang wala nakasalisi sa'yo? Kanina po. Oh. Nakita ko, pinuksan ni Aubrey yung kaha. Nalingat po kasi ako. O, nakita mo bang may kinuha siya? Hindi po. Teka muna. Kanina si Sofia lang ang nadatnang ko rito. Dahil inutusan kanya bumili ng pagkain. Opo, ganun na nga po. At umalis agad siya pagkatapos natin kumain. Kaya malamang na siya ang nangupit sa benta natin. Mama, mahirap po magbintang. Wala po tayong ebidensya. Matagal na nila itong ginagawa sa akin. Masyado lang akong nagtiwala at naging kampante. Kaya kailangan natin ng dobling pag-iingat. Gabi na. Pero wala pa rin si Jordan. Kita niyo naman po magkasabay sila ni Aubrey, kaya nag-date lang siguro sila. Napapansin ko napapadalas ang paglabas nila. Mukhang maraming pera ang kapatid mo. May tinutumbok na naman ang tono ng pananalitanin niya, ma. Sinasabi ko lang kung ano aking napapansin. Ah, siya nga pala. Na-short kanina ng 2,000 pesos si Serafica. Ah, kaya pala wala kang imig, Serafica, ha? Kung sa bagay, ano pa bang dapat asahan sa katulad mo? Ayusin mo kasi yung trabaho mo. Bakit? Maayos naman ako magtrabaho, ah. Tsaka wala namang problema nitong mga nakaraang araw. Kanina lang ako nawalan. Ganon nga, Sofia. Nagagampanan ni Serafica ng maayos ang ibinigay kong trabaho. Siguro meron lang nakasalisay kanina. Nasa talyer kasi ako, kaya meron malikot ang kamay na nangupit sa kaha. Siguro nga nagkulang ako dahil hindi ako naging alerto. Masyado kasi ako nagtiwala sa mga tao sa paligid ko. Ah, ganun. Gusto mong isisi sa ibang tao ang resulta ng katangahan mo. Tama na. Huwag na tayo magtalo. Pera lang yan. Ang importante, meron tayo natutuhan sa ating pagkakamali. Ay, naku, ma.
Kahit pa ulit-ulit magkamali si Serafica, hindi yan matututo. Dahil mapurol talaga ang utak niyan. Sophia! Kaya malamang mabankrap ang negosyo ninyo kung patuloy pa rin kayong aasa at magtitiwala sa anak ninyong ubod ng bobo. Ano ka ba? Ibang klase ka talaga, Ate Sophia. Hindi ka pa ba nagsasawa at napapagod sa paulit-ulit mong litanya? Eh, na nga. Kahit 1,000 beses ko yung sabihin, hindi pa rin yung papasok dyan sa kukote mo. Dama na! Ano ka ba? Ako man sawang-sawa na at pagod na pagod sa paulit-ulit at walang katuturang pagtatalo. Kaya pwede ba? Tigilan na natin to. Mama! Mama, bakit po? Ang dibdib. Sumasakit. Ma, dadalhin po ba namin kayo sa ospital? Huwag na. Ulan nga naman to. Napagod lang siguro ako. Ma. Kaya magpapahinga na ako. Oh, ano? Nakita mo na resulta ng kapalpakan mo? Muntik na atakihin sa puso si Mama! Eh, bakit akong sinisisi mo? Ay, sino pa ba dapat sisihin kundi ikaw? Huwag mo na kasi ipagpilitan yung sarili mo sa isang bagay na hindi mo naman talaga kayang gawin. Alam ko, kahit kailan hindi na magbabago tingin mo sa akin. Bahala ka kung anong gusto mong isipin. Pero ako, hindi ako matitinag. Hindi na ako magpapa-apekto sa mga sinasabi mo. Sa bagay. Ano ba magagawa ko? Kung talagang makapal yung mukha mo at gusto mong karirin ang pagiging epal mo. May tiwala sa akin si Mama. At yun ang importante. Okay, fine. Sige, galingan mo pa. Pero, kahit paano ang pagsisikap ang gawin mo, siguradong sa kangkungan ka pupulutin. Kumusta ka na, Gloria? Mainam na ba pakiramdam mo? Nangayos ng pakiramdam ko. Under stress lang ako kahapon. Dami ko kasing dapat tutukan. Gloria, matanda ka na. Kaya huwag mong masyadong papagurin ang sarili mo. Alam mo, kaya ko pang imdahin ang pagod ng katawan. Pero yung pagod ng isip at damdamin, yun ang mabigat. Ang bigat dalhin dito sa akin dibdib. Para kasi wala na pag-asa pang makasundo ni Serapika. Ang dalawa niyang kapatid. Huwag kang mawala ng pag-asa. Basta't gampanan mo ng maayos ang tungkulin mo bilang magulang. At magiging maayos din ang iyong mga anak. Absent ang bruha mong kapatid. Andon sa bahay. Inaalagaan si Mama. Muntik na kasi siyang atakihin sa puso kagabi. Huh? Ano nangyari? Nagtalo kasi kaming tatlo kagabi dahil doon sa 2,000 pisong nawawala. Ganun ba? Eh di akong pinagbibintangan ni Serafica. Wala ka ba talagang kinuha? Oh, pati ba naman ikaw yun ang iniisip? Oo, aaminin ko. Nagtangka akong mangupit. Pero sablay eh. Eh, kasi naman hindi ka marunong lumiskarte. Tanga-tanga ka rin sigurong katulad ni Serafica. Napakasimpleng bagay hindi mo magawa. Dapat kasi, nagtanong ka muna sa akin. Dahil expert ako dyan eh. Teka muna. Sa tono ng pananalita mo, parang ikaw ang sala rin. Don't tell me. Ikaw ang nangupit ng 2,000 piso. Salamat nga siya, 2,000 lang ang kinuha ko eh. Ang ganun ikaw nga! Naman, sana nilubos mo na. Magnanakaw ka rin lang, dapat tinamihan mo. Eh, ganun nga gusto ko. Kaso mahalata ako kapag naging garapal ako. At isa pa, gusto ko yung unti-unti lang. Unti-unti kong pababagsakin si Serafica hanggang tuluyan siyang madurog. Wow! Ang taray! Ang lobit mo, Sophia! Ganun ba talaga katindi yung galit mo kay Serafica? Wala ka man lang bang kahit konting amo sa kapatid mo? Ay, naku!
Kahit siguro mamatay siya, hindi ako magluluksa. Baka nga magpa-party pa ako at magdiwang ng bongga-bongga.